Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat. Mga ka-ride on mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din po sa inyong lahat mula sa iba't ibang panig ng mga bansa sa buong daigding. Narito muli ngayon ang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, para sa ating napakahalagang episode 23 ng Ride On Ministry Live Streaming. Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, and Prayer. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buong maghapon. Narito kami uli, O Diyos, upang hilingin ang pamatnugot at kasi at inspirasyon ng inyong banal na Espiritu para sa aming Ride On Episode 23. Nawa, Panginoong Diyos, mangusap ka sa amin, magpakahayag ka sa amin, O Diyos, at ang iyong tanging kalooban ang siyang masunod at makapangyayari sa bawat isa, gayon din sa bawat lipunan at sa buong mundo. Sa pangalan ng Jesucristo, ito ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen sa ating Panginoong Diyos. At bago tayo pumunta doon sa sharing time, may awitin muna natin itong awit ng puso. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ang kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sa gabi, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na't makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Purihin po natin ng Panginoong Diyos. Napakaganda yung awit na yon. Bagaman minsan ay lumilihis yung tono ng ating
awit. Pero napakahalaga mga kababayan at mga ka-ride-on ay ang ating mga puso at isipan, damdamin at buong pagkatao ay nakatutok sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos mula sa ating paggising sa buong maghapon at gayon din sa buong gabi at gayon din sa pagtulog ng gabi hanggang sa tayo magising na naman sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kayo ho ba'y masaya sa mga oras na ito, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos? Tayo po ngayon ay nasa episode 23 ng Ride On Ministry at purihin po natin ang Panginoong Diyos sapagkat kahapon, araw ng linggo ay laganap po ang tinatawag natin na mga online live streaming ng mga churches na kung saan ay tumugon doon sa deklarasyon at order ng ating presidente ng Pilipinas na kung saan ay naka-quarantine ng Metro Manila. Ano po, itong National Capital Region, kung kaya't purihin po natin ng Panginoong Diyos sapagkat hindi po naging hadlang yung hindi magpatuloy ang ating ministeryo, lalo na po pag-araw ng linggo, di po ba? At salamat sa Diyos sapagkat kanyang naimbento at ipinagkaloob itong teknolohiya na kung saan ay kahit sa panahon ng krisis, katulad ng ating naranasan sa kasalukuyan, ay tayo ay patuloy pa rin na nagkakasama sa pamagitan ng internet na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya kahapon po ng umaga, alas 10, ay napagkalooban tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pananambahan na ito po yung ating Ride On Ministry episode 22.1 na kung saan ay karugtong nung nakaraang episode 22 nung nakaraang Lunes. Kaya as of now, mga kababayan at mga ka-ride on, ay sa aking latest na nakita sa ating naging episode 22.1 Ride On Ministry kahapon ay meron pong 2,559 narating na katao sa buong mundo at gayon din meron ding 933 views. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Alam ko po na marami pang makakapanood nitong episode 22.3 at maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon sa Kristo, mga ka-ride-on kay Jesus Christ at gayon din mga ka-ride-on sa pagpupuri at gayon din sa pagsamba at pananalangin. Kaya nice ko pong i-recognize yung mga naging viewers natin kahapon, ang kapatid na Architect Rod Lagman at gayon din ang kapatid na Tin Cumming, kapatid na Engineer Lemuel Dopale Nicolas, ang kapatid na Johnny Sagon, Bethany Palmihar, Rowena Santiago, Adis Rep Valencia, kapatid na Corazon Navarro, Reverend Grisel Macaraid, at gayon din ang kapatid na Gloria Kabakungan, ang kapatid na Jeho Sapat Cumming Petilio, at ang kapatid na Erlin Jacin Herrera Santos, kapatid na Susan Salanga, Pastor Jake Caballero, at gayon din ang kapatid na Jamie Grace Bustamante Aginto, ang Bishop DSE Gio Vicente, at gayon din ang Reverend Abet Belyesa Endon, ang kapatid na Delphine Amgao, at gayon din ang Reverend Dante Bamba, ang kapatid na Jocelyn Layog Buluran, ang kapatid na Gabriel de Guzman Jr., Reverend Bonifacio Gansit, Reverend Tidi Carlit, Reverend dating DSE Luis Cruz, at gayon din ang kapatid na Emma Inyang Torres Cruz,
At ang Deaconess Alma Manglikmot Pabrigas, Deaconess Maribet Danog Palmihar, kapatid na Susan Acevedo at gayon din ng kapatid na Sonia Marquez and family. At nareceive ko rin yung kanilang uploaded na ito ay watch party within their household. Kaya maraming salamat po sa lahat ng viewers at sa lahat pa ng magiging viewers nitong episode 22.1. At gayon din po, nais ko pong basahin yung mga comments nitong episode 22.1 mula sa kapatid na Marcelisa Tawagin. Ano po? Mula sa ibang bansa, good morning, Bishop. Amen. Kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, I surrender all my life to Thee. Thank Lord, thank you Lord, amen, hallelujah. Yan po ang kanyang komento. At gayon din comment mula kay Susan Salanga. Good morning po, Bishop Tangonan. Nice message. Regards to the family. God bless. Maraming salamat din at regards din sa iyong pamilya. Mula kay Maribet Danog Palmihar, Deaconess. Ang kanyang comment ay, God bless your ministry, Bishop. God bless you rin at gayon din ang iyong pamilya at ang ministeryo ninyong mag-asawa ni DSE Team Palmihar. At ang komento naman ng kapatid na Diakonesa Alma Manglikmot Fabrigas, sama-samang pagsamba at panalangin para sa kalunasan ng langit. Kaya pulihin natin ang Panginoong Diyos, sama din natin ang lupa. Ano po? At gayon din ng Architect Rod Labman ang kanyang comment, ingatan at pagpalain kayo ng Panginoon, Bishop Lito, to God be the glory. Ang Panginoong Diyos ay patuloy din po kayong pagpalain at gayon din ang inyong ministeryo. Mula kay kapatid na Jocelyn Layog Buluran, ang kanyang comment ay continue to be a blessing to others, Bishop and family, God bless. Thank you very much, sister, and may the Lord will continue also to bless you and your family and including your work and ministry. At mula kay Reverend Bonifacio Gansit, ang kanyang comment, to God be the glory, God bless your ministry. At totoo mga kapatid sa Panginoon na lagi ay ang Diyos ang papuni at pagpalain din ng Panginoon ang iyong pamilya, kapatid na Reverend Bonifacio Gansit. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din ho, ay napakahalaga mga kapatid sa Panginoong Diyos na sa kasalukuyan po, ano po, ay nasa panahon tayo ng tinatawag na enhanced community quarantine, not only within Metro Manila or within the National Capital Region, but ito po ay sa buong Luzon, mula doon sa Northern Luzon at gayon din sa Southern Luzon, Western Luzon, Eastern Luzon at gayon din dito sa Central Luzon ay as declared and announced and ordered by our beloved President Rodrigo Roa Duterte na sa kasalukuyan na itong araw na ito. At simula ngayon, within the period of 1 month, ay tayo po ay nasa enhanced community quarantine throughout the entire Luzon. Bagaman sa ibang mga lugar in Visayas at gayon din sa Mindanao ay nagkakaroon na rin po ng mga pagtutok at quarantine at isama natin sa ating panalangin. At batay doon sa aking nakuhang impormasyon, bagaman tayo pong lahat ay tumutok sa sinasabi mula sa himpilan ng telebisyon at gayon din sa radyo, lalong-lalo na mula sa Office of the President at gayon din sa Departamento ng Local and Interior Government
at gayon din sa mga LGUs, sa mga munisipalidad, barangay, at gayon din sa World Health Organization, at gayon din po sa Department of Health, at maging sa mga uniform personnel, ay lagi po tayong tumutok upang sa ganon ay malaman natin ang mga detalye, ang mga updated informations na ito po ay makatutulong sa atin sa pang-araw-araw, lalo na po itong panahon na ito na nasa panahon tayo ng enhanced community quarantine in the entire Luzon. Kaya ang mga nakapailalim po dito na sinasakop nitong enhanced community quarantine in Luzon ay unang-una yung strict home quarantine will be implemented in all households. Ito po ay naintindihan po natin ito, kaya napaka mainam mga kababayan at mga ka-ride-on na ating pong sundin itong anunsyo at deklarasyon at itong kautusan ng ating presidente na kung wala naman tayong mga gagawin sa labas ay manatili tayo sa ating mga tahanan upang tayo ay maligtas at hindi tayo ma-infect at hindi tayo maging daluyan ng pagkalat ng virus na ito. Kaya strict home quarantine will be implemented in all households. At pangalawa, mga kababayan at mga ka-ride-on, ay transportation will be suspended. Ano po? Will be suspended. Kaya yung mga details nito ay panuorin po natin dyan sa kinaukulan upang sa ganun ay meron tayong impormasyon patungkol dito. Kaya huwag po tayong maging matigas ang ating mga ulo, lalo na sa panahon na ito, kundi ang ating pong gawin ay sumunod sa mga abiso at sa mga order ng ating pamahalaan. At gayon din ang pangatlo, provision for food and essential health services will be regulated. As far as the details of this provision, my dear friends in the Lord, ay tayo po ay makinig sa mga sinasabi kong legit na pinagmumulan ng impormasyon. At gayon din, inaasahan po natin yung apat na heightened presence of uniform personnel na sila po ang talagang strict na mag-iimplementa nito, lalo na sa labas, ano? Sa mga lansangan. Kaya isama natin sila sa ating mga panalangin at ito po ay ipinatupad sa buong Luzon ang enhanced community quarantine bilang bahagi ng precautionary measures laban itong coronavirus disease 19 na kung saan ay kumakalat sa ating bansa sa kasalukuyan at maging sa mga nakalipas na mga araw. At kung inyo pong titingnan ay talaga naman napakabilis yung pagkalat nito, maliban doon sa iba pang mga bansa katulad ng Italy, sa Europa at ganyan din sa South Korea, sa China na siyang pinagmulan doon sa Wuhan na Hubei, at ganyan din sa USA at sa iba't iba pang panig sa Asia, ay tunay na ito po ay naging pandemic na global situation ng buong mundong ito. Ibig sabihin ng pandemic ay ito po ay naging salot na, mga kababayan at mga ka-ride-on. Kaya tayo po ay manood. Meron naman to siguro tayong mga telebisyon, ano? Kaya manood tayo at makinig sa mga legitimate informations at details na kung paano itong mga ipinapatupad sa atin ay ating pong lalong maintindihan at tayo po ay magiging masunurin na sumunod sa mga ipinagagawa sa atin. Ano po? At napakahalaga din yung sinasabi sa atin na social distancing. Kanina ay nanonood ako doon sa press conference ng ating presidente at gayon din ng kanyang cabinet at napansin ko na mula sa left and right ng ating presidente ay hindi, siguro more than 2 meters yung pagitan. At gayon din yung mga cabinet members ay merong isang metro ang pagipagitan nila.
Kaya ito po ay ating pong exercise at tuparin. At siyempre napakahalaga yung manatili tayo sa ating mga bahay at gayon din yung patuloy tayo na maligo at gayon din yung paglilinis ng ating mga kamay at gayon din ang paggamit ng alcohol at higit sa lahat ay yun hong tayo po ay huwag makalimot sa pananalangin, pagkikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos at gayon din yung patuloy natin na ating pong basahin ng banal na kasulatan with our in-depth reflection and understanding kung ano ang mensahe ng Panginoon at maging gabay natin sa araw-araw nating pamumuhay habang tayo po ay nasa gitna ng crisis na ito na naranasan sa buong daigdig. Kaya ayon po sa Department of Health COVID-19 advisory, para maunawaan natin ano ba yung mga iba't ibang alert levels, ano po? Yung code at gayon din yung alert level, ano po? At yung aking nabasa, yung white, ito po yung tinatawag na level 1, nalampasan na natin ito, na ang ibig sabihin noon ay there is a suspected or confirmed case outside the Philippines. At yan ay nangyari na yan. At pangalawa, yung blue, level 2, yan ang level 2 po, ang sinasabi doon ng DOH ay at least one infected patient in the Philippines have traveled outside the country, also known as imported case. At yung pangatlo, kulay blue pa rin, yan po ay level 3. Nang ibig sabihin noon ay the World Health Organization o WHO declared public health emergency on international concern at yun po ay nangyari na po yan. At yung red na kulay, yan po ay level 4. At red level sub level 1, nang ibig sabihin ay there is at least one case of local transmission of COVID-19. At yan po ay nangyari na yan. At yung panghuli ay kulay red pa rin, na yan ay level 4, na kung saan ay tinatawag na red sub level 2. At yan po ang ating current status ngayon dito po sa bansang Pilipinas. Nang ibig sabihin noon ay there are confirmed community transmissions and increased infections with no links of cluster of cases. Kaya yan po ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Kaya isama natin sa ating mga panalangin. At siyempre, hindi rin natin mawawala sa ating mga isipan ang ating commendation at gayon din ang ating pagsaludo at pasalamat at kasama na ang ating pananalangin sa mga nasa front line na mga kababayan natin na yan po yung mga personnel ng WHO, World Health Organization, yung Department of Health, at gayon din yung mga hospitals, clinics, at yung mga doctors, nurses, and other health workers na kung saan ay ginagawa ang kanilang duties and responsibilities bilang bahagi ng Ministeryo ng Pangkalusugan at gayon din po ang mga uniform personnels mula sa DILG, Philippine National Police at gayon din sa Armed Forces of the Philippines na sa ngayon ay nagpapasimula ang kanilang duties and responsibilities nang sa gayon ay smoothly and harmoniously na and effective na may isa katuparan, may implement itong inaasahan at itong mga direktiba ng itong kalagayan natin ngayon na enhanced community quarantine in the entire Luzon at siyempre gayon din sa Visayas, Mindanao ay meron na rin nangyayari pong mga abiso
in the level of the municipal office ng bawat mayor at gayon din ang mga barangay. Kaya napakahalaga mga kababayan na tayo po ay sumunod sa mga deklarasyon at gayon din sa mga anunsyo at sa kautusan ng office ng ating presidente para sa ganoon ay hindi po tayo malagay sa alanganin. Kaya mainam na po yung tinatawag nga na prevention is better than cure. Ibig sabihin nun ay kung sakalamang tayo kikilos at may disiplina at sumunod kapag napakalala na yung ating sitwasyon sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo, ay baga mahuli po tayo at mainam na yung sa maaga ay kumikilos ang ating pamahalaan at gayon din yung ating pakikisa. At dito natin ipakita mga kababayan at mga ka-ride on ng ating bayanihan at solidarity kung paano natin sama-samang puksahin at patayin ang coronavirus 19. Siyempre, sa tulong, sa gabay at kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu at gayon din ng Kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan at inspirasyon sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwina. Eh tayo po ay umawit at awitin po natin itong pupurihin ka, O Diyos. Bago tayo dumako doon sa mensahe ng buhay na ating pong tatalakayin, mga kababayan at mga ka-ride doon sa ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, aming alay sa pagsamba, kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang walang. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kapangyarihan mo. Kalwalhatian mo ang karangalan mo, ang kabanalan mo. Purihin po natin ang Panginoong Diyos sa napakagandang mensahe ng awit na yan. At tunay po na hindi dapat na makapipigil ang anumang uri ng crisis upang hindi natin mapuri, maalayan at masamba ang ating buhay na Diyos. Sapagkat sa pamagitan nito ay talaga naman ating idinideklara na siya ang tunay na Diyos, wala siyang katulad, siya lamang ang maari nating masasandigan spiritually sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwina. At naniniwala tayo na tayo po ay kanyang pinakikinggan at hindi po tayo pinababayaan ng Diyos na ito.
na siyang nangako sa atin na kailanman ay hindi tayo pababayaan, iiwanan man, at ang kanyang pangako ay tapat sa bawat isa sa atin. Mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga salita at gayon din sa diwa ng papupuri, ng pagsamba at pananalangin. Ang ating pong paksa sa gabing ito sa episode 23 ng Ride On Ministry ay ang paksang ito na pakinggan at sundin ang babala at paalaala ng Diyos na ang magiging salalayan nito ay mula doon sa Lumang Tipan, ikalawang kronika, kabanatang 7, talatang 11 hanggang 22. Hindi ko na po babasahin itong buong nilalaman ng teksto natin sapagkat ito po ay ating pong mapapasadahan sa ating pagtalakay. Pero ganun pa man ay tayo po'y lumapit sa ating Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, pairugan mo ang samo ng aming mga puso at damdamin at kaisipan at buong pagkatao. Upang ikaw sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu at sa pamagitan ng inyong kasi, alam namin Panginoong Diyos na kami ay magkaroon ng pangunawa at kakayanan upang ang anumang dalhin mo sa amin ay aming maintindihan at maisabuhay at maibahagi sa aming kapwa. Sa pangalan ng Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Ayon po doon sa panimulang pangungusap, tungkol sa ikalawang aklat ng mga kronika, ayon sa magandang balita Biblia, pahina 438, na ganito ang sinasabi at nais ko pong hiramin at basahin. Ang ikalawang aklat ng mga kronika ay karugtong ng unang kronika. Inilalarawan nito ang paghahari ni Solomon. Iniuulat ang paghihimagsik ng mga lipi sa hilaga sa pangunguna ni Jeroboam laban kay Roboam, anak at kapalit ni Haring Solomon. Ipinagpatuloy rin dito ang ulat tungkol sa kaharian ng Huda hanggang sa pagbagsak ng Jerusalem noong 586 BC. Yan po ang panimulang pangungusap ukol dito sa ikalawang aklat ng kronika. Dilingid sa ating kaalaman, lalo na po sa inyo na bihasa at nagbabasa ng banal na kasulatan mula sa Old Testament hanggang doon sa huling bahagi ng New Testament. At partikular dito sa ating pinakateksto, kalawang kronika, talatang 7, kabanatang 7, talatang 11 hanggang 22. Na naging matagumpay, ano po, na naipagawa ni Haring Solomon ang templo dahil sa katotohanan na kanyang sinunod ang buong buo ng lahat ng plano na uukol sa pagtatayo ng templo. Siyempre, sa gabay at tulong ng Diyos.
At yan ang sinasabi doon sa verse 11 ng 2 Chronicles chapter 7. At yun nga ay nangyari. Bakit ko binibigyan ng entrada ito? Sapagkat nasa panahon tayo ng krisis at napakahalaga yung buong buo na ating pong pagsunod. Kung yan ay ating pong nagagawa sa mga ipinagagawa ng ating Panginoong Diyos, eh gayon din na maari natin magawa sa mga kautusan na ipinag-uutos sa ngayon ng ating gobyerno para tayo ay talaga namang magbayanihan, magtulong-tulong upang masugpo at mapuksa ang coronavirus disease 19. At sila nung panahon ni Haring Solomon ay yung espiritu ng bayanihan at tulong-tulong ay napakalakas din. Kung bakit nangyayari yon, sapagkat napakalakas din ang espiritu ng pagtitiwala at pagsunod ng buong buo ang liderato nung panahon na yon sa pamagitan ni Haring Solomon, bagaman yung panahon na yon. Lalo'y aking sinasabi sa inyo ay marami din silang mga problema, mga pagsubok na kanilang dinaanan bilang bansang pinili ng Diyos. At isa pong napakahalagang bagay na ito dito sa ating teksto ay yung pakikipag-usap ng masinsinan at tapat ang Diyos kay Haring Solomon. Ang Diyos ang siyang nakipag-usap kay Haring Solomon. Di mabadalas na ating pong ginagawa, tayo po ay ang nakikipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng ating mga panalangin na maiksi, mahaba, katamtaman lang. Ganun tayo nakikipag-usap sa Panginoon maliban doon sa ating ginagawang pagpupuri, pagsamba, pag-aalay sa Diyos na ito. At doon sa pagkikipag-usap ng Diyos kay Haring Solomon, ano po? Narinig ng Diyos ang dalangin ni Solomon at yun ay ang ipinarating ng Diyos kay Haring Solomon. Nasa isang gabi, ayon doon sa verse 12, sinabi sa kanya ni Yahweh, narinig ko ang iyong dalangin. Itinatangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. So, ibig sabihin noon ay ang Diyos ay nakikinig. Sa bagay, wala tayong mailihim sa Diyos na buhay. Nakikita niya lahat, narinig niya lahat ang anumang klase ng komunikasyon katulad nitong mga panalangin ni Haring Solomon na tunay na narinig ng Diyos at mismo ang Diyos ang siyang nagsasabi kay Haring Solomon sa isang gabi na pakikipag-usap niya kay Haring Solomon. Ano ba yung narinig ng Diyos na dalangin ni Solomon? Kaya kung aatras tayo na mula doon sa chapter 7 ng 2 Chronicles, ay makikita natin doon ang mga yugto at nilalaman ng panalangin ni Haring Solomon
sa Diyos. Ano po? Katulad na lamang sa Second Chronicles o ikalawang kronika, kabanatang 6, talatang 1 hanggang 11, iyan po ang dalangin at ang pahayag ni Solomon. At doon naman sa ikalawang kronika, kabanatang 6 pa rin, talatang 12 hanggang 20, yan din ang panalangin ni Solomon para sa sarili. At doon sa ikalawang kronika, kabanatang 6, talatang 21 hanggang 42, yan ang panalangin ni Haring Solomon para naman sa bayang Israel na pinili ng Diyos. So, ibig sabihin nun, ang naging panalangin ni Haring Solomon ay hindi lamang ho para sa kanyang sarili, kundi pangkalahatan, bagaman meron ding bahagi ng kanyang panalangin para sa kanyang sarili. Mga kapatid sa Diyos, napakahalaga na tularan natin si Haring Solomon na nanalangin sa Diyos na buhay, lalo na nitong panahon na ito ng coronavirus disease 19. Dapat tayo, lalo na tayo na nasa apat na sulok ng ating mga iglesia lokal na kinabibilangan, and even the sanctuary, the altar, in our respective homes, and even the altar within our hearts, sapagkat sinasabi din sa banal na kasulatan na ang puso natin ang siyang templo ng banal na Espiritu. Mariin na sinasabi ng Diyos kay Haring Solomon na kanyang napakinggan ang dalangin ni Haring Solomon. At nandun din ang kanyang bukas na deklarasyon na kanyang talaga namang itinatangi ang lugar na iyon na itinatag at pinaghahandugan ng alay sa kanya ang templo doon sa Jerusalem na itinayo sa panahon ni Haring Solomon. Pangalawa, mga kapatid sa Diyos, ang babala at paala-ala ng Diyos sa kanyang bayang pinili. At yan din ay magsisilbing paala-ala at babala sa ating lahat na mga Pilipino, sabagay hindi lamang tayo ng mga Pilipino kundi sa lahat ng tao na nilikha ng Diyos at pinagkalooban niya ng karapatan na mabuhay sa daigdig na ito, na kung saan ay dapat na isaalang-alang natin katulad ng pakiusap ng Diyos na ito na pagsasaalang-alang ng bayang pinili sa pangunguna ni Haring Solomon noong panahon na iyon. Ano ba yung babala at paalaala ng Diyos? Kung titignan natin doon sa verse 13 ng ating teksto, maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Alam niyo po yung salitang salot sa English. Ito yung tinatawag ngayon na pandemic. Itong salot na ito. So, ibig sabihin nun, in the Old Testament na context, base doon dito sa ating nababasa sa banal na kasulatan,
ay talagang dumarating din yung pagkakataon na pinapahintulutan din ng Diyos na ang tao ay makaranas ng mga pagsubok. Bagaman ang Diyos ay ayaw din niya sana na mangyari ang mga ito. Pero napapahintulutan din pala ng Diyos at yung mga tinalakay natin sa nakarang episode na binabanggit din doon sa New Testament, yung mga sinyales ng malapit ng paghuhukom, may napakaramihan at kasama ang mga nararanasan natin sa kasalukuyan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Iyan po ay isang babala. Ibig sabihin noon, ang kahalagahan ng babala at paalaala ay yun hong meron pong advance of precautionary information for us to become aware and sensitive of all this nangyayari sa mundong ito. At yan ang ipinaparating sa kanyang bayang pinili. At kung paano nangyayari ang mga iyan ay meron pong napakalaking naging kontrobisyon ng tao sa iba't ibang larangan. Lalo na yung mga naranasan natin ngayon, yung sinasabing pagbabago ngayon ng panahon, no? Heartwarming. At global ko yung nangyayari ngayon at sa iba't ibang mga nangyayari sa lipunan at gayon din sa buong mundo. At maging yung nagkakaroon ng drought ng kulang sa patubig, pagtuyot at mga iba pa. At itong mga sinasabing magpapadala ng mga balang nangyayari na ngayon. Itong mga diseases na nangyayari ngayon, meron na namang bago na talaga namang sa mga hayop kahayupan. At nandun din ang maaring mangyari na masalanta ang lupain. At maaring palaganapin sa bayang pinili ang salot. Alam niyo, ito nangyayari sa atin ngayon ay salot po yan. Maring merong ipinaparating ang ating Panginoong Diyos na mensahe sa ngayon. Alam niyo po, kahit na merong crisis ano po ngayon, ay antitigas pa rin ng ulo ng mga Pilipino. Hindi naman lahat ay napakarami pa rin matitigas ang ulo at ayaw sumunod sa mga instruksyon. At para bagang nais nilang makaranas ng coronavirus disease 19. Kayo ho ba, mga kababayan at mga ka-ride on? Gusto nyo bang ma-infect? Kung ayaw natin ay na maging bahagi ng lalong malubhang paglaganap ng coronavirus 19, mahalaga na manatili na tayo sa ating mga tahanan sapagkat tayo ay ligtas at meron pa tayong naiaambag sa ating bayan. Ang bayan natin nakaloob din ng Diyos sa atin at gayon din sa mga ibang mga bansa. Yan po ay babala at paalaala. At yung ginamit ay maaring, yun yung salita na yun, maaring tatlong beses na sinabi niya yung maaring sa iba't ibang konteksto at sa iba't ibang maaring kalaganapan. Pangatlo, pang-apat, mga kapatid sa Diyos, pang-apat, ang napakahalagang ipinagagawa at pangako ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Ayon doon sa ikalawang kronika, 7:14-16. Yung una kanina, narinig ng Diyos ang dalangin ni Solomon
Ang pangalawa ay itinatangi ng Diyos ang templo para paghandugan ng mga alay sa Kanya. At pangatlo, babala at paalaala ng Diyos sa Kanyang bayang pinili. At pang-apat, ang napakahalagang ipinapagawa at pangako ng Diyos sa Kanyang bayang pinili. At ano yung ipinagagawa ng Panginoon na ito? Unang-una, pagpapakumbaba. Ang pangalawa, ang pananalangin. Ang pangatlo, ang hanapin ang Diyos. Ang pang-apat, ang talikdan, ang kasamaan. At ang pangako ng Diyos ay diringgin. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At pangatlo, ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Napakahalaga ito. Ang ginamit niya na termino dito, napakahalaga yung unang salita ng ngunit. Napakahalaga yan. Ngunit, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Amen sa ating Panginoong Diyos. Maybe and truly, itong nangyayari ngayon na global pandemic on the issue of health, the so-called coronavirus disease 19, ay merong mensahe na ipinaparating ng Diyos sa atin, sa ating lahat, not only in the Philippines but throughout the whole world. Makinig tayo, mga kababayan, mga ka-ride on. And also, all of you outside the Philippines, in all nations, throughout the whole world. This is the time of reckoning. This is the time of spiritual reawakening. And this is the time for us all to examine, to assess, and to come into the very presence of God in Jesus Christ, our Lord and Savior, in the context of being humble before the sight of the Lord. In the spirit of being prayerful before the presence of the Lord. And in the spirit of seeking God. Anong sinabi ni Jesus doon sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The Lord is proclaiming to us. The Lord is addressing to us all. My dear friends, every Filipino and every created human being and every leader, not only in the Philippines but throughout the whole world. To be humble, to pray without ceasing, and to seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. It is in the matter of allowing God in Jesus Christ to the power and acts of the Holy Spirit para yung sinasabi niyang
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. The kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Let the Philippines be the kingdom of God. Let every nation be the kingdom of God. And let this whole world be the kingdom of God. And let the righteousness, the kabanalan ng ating Panginoong Diyos, ay siyang mas lalong lumaganap sa bawat tao at sa bawat mamamayan at sa bawat bayan, sa bawat lalawigan, sa bawat barangay, sa bawat sitio, sa bawat pamilya na mas higit pa doon sa pinangangambahan at kinakatakutan at pinapanikan ng mga tao ngayon na coronavirus disease 19. I still believe, my dear friends in the Lord, that if we keep on seeking first the kingdom and righteousness of God, everything will be in control. Sa ngayon, nangyayari ang crisis. But the love, the grace, na sinasabing patatawarin ko sila, yan ay gagawin ng ating Panginoon. At maraming beses na niyang ginawa yan, noon pa magpahanggang sa ngayon, at gagawin pa niya itong mga darating na panahon, sapagat siya, yung sinasabi doon sa Hebreyo, siya ang nakaraan, siya rin ang pangkasalukuyan, at siya rin ang panghinaharap. Ang Diyos na buhay, na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo, at ibabalik ng Diyos ang katiwasayan at kasaganaan natin. Hindi ho ba? Nasa panahon ng paglaganap ng pagyaman ng maraming mga bansa, bagaman maray pang mga paghihirap. Kaya kayo na mga mayayaman, kaya kayo na nakakaangat ng mas agwat sa mga mahihirap, tumulong kayo. Maramdaman ninyo, makita ninyo ang pangailangan, lalo na sa ngayon. Huwag niyong ipagkait ang pagmamahal. Huwag nating ipagkait ang pagtulong. Huwag nating ipagkait ang ating pagiging pagkapit-kapit bising. Yung kalinga ay ating pong ipadarama sa ating kapwa, sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Sapagkat yan ang pangako ng Diyos na kanilang ibabalik ang katiwasayan at kasaganaan kapag ang pag-ibig, malasakitan at pagtulong-tulong ang siyang lumaganap sa atin, agay hindi ng kanyang kabananan, ang kanyang paghahari, kung yan ang ating gagawin, mga kapatid, sa Diyos. Kaya nga po, ako po ipinapanalangin ko po ang ating presidente, na naway kasangkapanin siya ng Diyos, na siya i-bless at siya i-anoint ng ating Panginoon. Kanina narinig ko ang kanyang mga panawagan. And also other leaders in every nation. This is the time, paulit-ulit, time of spiritual reawakening. A time of coming into the near presence of the Lord Jesus Christ. And to come with contrite heart, humble heart, with prayerful heart, and seeking first His kingdom and His righteousness, and with our repentance, and requesting of the healing, at gayon din ang cleansing, at gayon din ang pagpapatawad ng Panginoon sa lahat ng ating mga pagkukulang. This is the time of praying together. This is the time of interceding one another. Mga guys at mga kapatid sa ating Panginoon, hindi na pinag-uusapan dito kung kanino tayo kabilang na denominasyon, ang pinakamahalaga sa ngayon, that in times of crisis like this, let us hold one another. In the name of the Lord. And let the Lord speak to us. And let the Lord reveal to us. And let the Lord
speak to us. At ang karagdagan ng kanyang pangako doon sa verse 15, diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Hindi lamang sinasabi ng Diyos kay Haring Solomon na kanyang diringgin na gagawin dito, hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng ngayon. Hindi lamang Diyos ng nakaraan, ng ngayon, kundi Diyos din siya ng magpakailanman. Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin sa Panginoon, praise the Lord! Hallelujah! Bakit yun ang pangako ng ating Panginoong Diyos? Ang kanyang sinabi sa kanyang bayang pinili. Hinirang ko at itinalaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Upang mamalagi ang pangalan ng Panginoon. Pangangalagaan ko at pakamamahalin ang pook na ito magpakailanman. Kanina sabi ko sa inyo, we have our own respective local churches. Pero hindi lamang nakakulong sa ating isipan that the church, ano po? Yung presence ng Panginoon, yung templo ng Panginoon ay hindi lamang doon sa within the four walls of the church, kundi maging yung ating mga tahanan, maging yung ating mga barangay, munisipalidad, probinsya, and even in the national and global context of our existence, and even with our individual existence, nagsisilbi tayong templo ng Diyos. Yan ay nangyayari yan. If we allow all of this to become the temples of the Lord Jesus Christ, amen po ba sa ating Panginoon? Noon na lamang kahapon Linggo, kung ang kaisipan lamang natin, ang local church, ang church, ay nandun lamang sa apat na sulok ng ating maliit man, katamtaman man, o malaking istruktura ng ating local church. Paano ngayon? Sapagkat merong deklarasyon, merong anunsyo, merong order ngayon na enhance quarantine, na community quarantine in the entire Luzon at sa ibang mga lugar, Visayas and Mindanao, nagkakaroon na rin sila ng community quarantine. Mga kababayan at mga ka-ride on sa Diyos, napakahalaga ito na dapat natin gawin. At panglima, pananatilihin tapat ni Solomon ang nais naman ng Diyos na gawin niya sa kanya at makakaasa siya sa magandang ibubunga nito. Ang kahalagahan ng pagiging matapat sa Diyos at sa naisin ng Diyos na ito. Ayan nga doon sa talatang 17 hanggang 18, sapagkat ito naman yung personal na para kay Haring Solomon. Kung ang Diyos ay nagkaroon siya ng concern sa bayang pinili ng Diyos, meron din siyang particular concern with Haring Solomon at gayon din sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang sabi niya kay Haring Solomon, tungkol naman sa iyo, napakahalaga naman sa iyo, tungkol naman sa iyo, maaring ganyan din ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa atin, tungkol naman sa iyo, Bishop Lito, tungkol naman sa iyo, kapatid, ano po, kung mananatili kang tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, yan ang sabi niya,
Kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tagubilin. Kanino ko pa sinasabi na napakahalaga yung pagsunod at gayon din. Hindi lamang pagsunod sa mga kutusan kundi sa mga tagubilin. At yung pananatili na tapat sa Panginoong Diyos at gayon din sa kanyang mga ipinag-uutos at gayon din sa kanyang mga tagubilin. Alam niyo ang pangako ng Diyos kay Haring Solomon. Sa verse 18, magiging matatag ang iyong paghahari. Na ipangako ko sa kanya na hindi siya mawalan ng supling na lalaki na maghahari sa Israel. Yan na yung from one generation to another generation. Yung pangako kapag ang Diyos ang nangako. Hindi lamang yung pangsa ngayon. Kundi iniisip ng Diyos maging ang bukas. Maging ang sa kabila ng bukas-bukas ng bukas-bukas magpakailanman. Pero ang ninanais ng Panginoong Diyos na ito, ang pagiging matapat sa Diyos at gayon din ang pagiging matapat sa pagsunod sa kanyang mga kaudusan at tagubilin. Kaya nga mga kababayan, huwag na tayong magmatigas na hindi sundin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang mga kaudusan. At gayon din, dahil tayo ay nasa panahon ng krisis, sumunod tayo sa mga ipinapatupad sa atin para tayo ay kakitaan na magandang ehemplo na tayo po'y sumusunod, na tayo po'y tapat. At makatutulong tayo doon sa pagsugpo upang mamatay na ng tuluyan itong coronavirus disease 19. Diba gusto niyo, gusto ko, gusto natin lahat na ito ay sana ay malutas within the period of 1 month. Eh kung mas mainam pa, kung ito ay 1 week, 2 weeks, kaya isama natin sa ating panalangin. At ang panghuli, at dito tayo magwawakas sa ating tinatalakay, ito naman ang matindi, ang banta at parusa ng Diyos na magiging kahinatnan ng kanyang bayang pinili kapag tatalikdan nila siya at hindi susundin ang kanyang kautusan at mga tagubilin sa kanila. Kaya totoo yung sinasabi na anuman ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung tayo nabubuhay na hindi tayo sumusunod at tinatalikdan natin ang Diyos, merong kapupuntahan yan. Kaya napakahalaga yung logic of right thinking, logic of right living, and the logic of right attitude, and the logic of being with God always, in Jesus Christ. Ang sinasabi nga sa ikalawang Kronika 7:19-22, babasahin ko po ito. At kapag nabasa ko, doon na po tayo magtatapos. Sabagkat malinaw yung sinasabi, ngunit kapag tinalikdan ninyo ako at hindi ninyo sinunod ang kaudusan at mga tagubilin na ibinigay ko sa inyo. Kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, palalayasin ko kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyo. Itatakwil ko ang templong ito na itinalaga ko sa aking pangalan. Anupat maging katatawanan kayo at tampulan ng panunuya ng mga bansa. Ang bawat magdaan sa tapat ng templong ito na ngayon napakaganda ay mapapailing. At ganito ang sasabihin.
Bakit kaya ganyan ang ginawa ni Yahweh sa lupaing ito at sa templo? Yun ang tanong. Ito naman ang isasagot sa kanila. Sapagkat tinalikdan nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at humangos sa kanila sa Ehipto. Dumulog sila sa mga Diyos-Diyosan, at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglingkuran. Kaya naman, pinarusahan sila ni Yahweh. Sa'ng ipinaparating dito, mga kapatid at mga kababayan, mga ka-ride on, let God be the God and God alone. Siya lamang ang ating pupurihin, ang ating sasambahin, ang ating paglilingkuran. Direkta tayo sa Panginoong Diyos. At ang Diyos naman na ito, direktang nakikipag-usap sa atin. Kaya nga po, mga kapatid sa Panginoon, mga ka-ride on, sana ang 6 na puntos na yon na atin pong dinala sa bawat isa sa atin ay magbigay ng babala at paalaala na kinakailangan na tayo po ay sumunod, na tayo po ay magpailalim sa Diyos, maging tapat tayo sa Kanya at gayon din sa Kanyang mga alituntunin at mga panukala at gayon din bilang mabuting mamamayan. Sumunod din tayo sa mga alituntunin, lalo na sa panahon na ito ng krisis na ating nararanasan. Kaya alam ko po na marami po kayong mga prayer requests na dapat nating ipanalangin. Pwede kayong mag-isabay sa panalangin na ito. Ano man yung mga prayer requests ninyo? Ano ba yung mga kalagayan ninyo? Kasama ba kayo sa mga nagpapanik sa malls? Kasama ba kayo sa mga natatakot? Kasama ba kayo sa nangangamba? Huwag tayong magpanik, huwag tayong magamba. Buhay ang ating Panginoong Diyos. Panghawakan natin yan. Sumunod lamang tayo, maging tapat lamang tayo sa Kanya. Tiyak na tayo po'y mapapabuti. Mapapa sa atin ang katiwasayan at kasaganaan na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Matatapos din ang coronavirus disease na yan, 19, in the mighty name of Jesus Christ. Naniniwala ho ba kayo doon? Sapagkat dakila ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Kaya awitin po natin, ang great is thy faithfulness. Diyos naming Ama, laging tapat ka, hindi nagbabago sa tuwi-tuwi na. Namamalagi ang awat pagsinta, ang katapatan mo'y walang hanggan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Taganitag-ulan at sa tag-araw, buwan, araw at bituin kumikinang, nag-aawit
kalangitan na may kasayahan. Katapatan mo, O Diyos, ay tunay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Ang pag-asa at lakas ay sumisilang. Ang lahat ng ito'y kaloob lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Purihin ang ating Panginoong Diyos, at tunay na ang Diyos ay laging tapat sa bawat isa sa atin. Kaya tayo rin, mga kababayan at mga ka-ride-on, nararapat din na tayo po ay laging maging matapat din sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay dumako sa ating panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, wala kaming may pagmamalaki sa inyong harapan, O Diyos, sapagkat kaming lahat ay inyong nilalang. Hindi ka naming kasimpantay. Hindi kami nakahihigit sa iyo. Ikaw pa rin at ikaw lagi ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos naming lahat at wala nang iba. Hayaan po ninyo, O Diyos, na kami po ay lumapit sa inyong banal na harapan. Pakinggan mo, O Diyos, ang aming mga panalangin at panaghoy. Maging ang aming mga pasalamat sa mga pagliligtas, pag-akay, pamatnugot, at pagtatagumpay na inyong ipinararanas sa bawat isa sa amin. Maging sila, O Diyos, na nag-celebrate ng kanilang birthday o anibersaryo ng kasal, pati na ang mga anibersaryo ng mga church at gayon din ang mga espesyal na okasyon. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy na inyong palawigin ang kanilang mga buhay na punong-puno ng katiwasayan, kapayapaan at kasaganaan. Panginoong Diyos, lumalapit kami sa inyo partikular sa aming kalalagayan ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo. Na itong araw na ito, Panginoong Diyos, nasa alert 4 na kami. Number 2. At kanina, O Diyos, idinilaklara,
inanonsyo at inuutos ng aming Presidente Mayor Rodrigo Roa Duterte ang enhanced community quarantine sa lahat ng dako ng Luzon. Bagaman sa Visayas at Mindanao, nagkakaroon din sila ng community quarantine. Panginoon, napakarami na pong infected. Marami na pong nasa cases nito. Mga nasa quarantine process, medical process of treatment. At marami na rin namatay sa buong mundo. Maraming nagpapanik, naguguluhan, natatakot Panginoong Diyos. Kami po'y katagpuin ninyo ng personal nang kami maibsan sa anumang takot, sa anumang pangamba. Ipagkaloob mo po, O Diyos, ang karampatang lunas at kagalingan ang mga infected na mga tao sa buong mundo at maging sila na nasa quarantine. Panginoong Diyos, sila'y gumaling at sila'y dulutan mo na maayos, mainam, mabuting kalusugan. Panginoong Diyos, na magiging matagumpay itong enhanced community quarantine sa bawat sulok, Panginoong Diyos, upang tuluyang mapuksa, mamatay ang coronavirus disease 19 in the mighty name of Jesus Christ. Tulungan mo po at pangunahan ang bawat pamahalaan sa bawat bansa. Pangunahan mo at ligtas, protektahan ang mga health officers at maging ang mga institusyon, mga hospital clinics at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga doktor, mga nurses at mga health workers. Gayon din ng Department of Health, World Health Organization at gayon din po, Diyos, ang Department of Interior and Local Government at sa pamumuno ng bawat mayor, mga barangay captain at gayon din ng kapulisan sa pamumuno ng Philippine National Police at gayon din ng Armed Forces of the Philippines. At ang at kasangkapanin silang mabisa at hindi sila ma-infect, Panginoong Diyos. Gayun din po ang bawat mamamayan na kami po'y maligtas, maprotektahan. Na kami po, O Diyos, ay maging disiplinado, masunurin at makikipagtulungan upang kami maging bahagi sa pagsugpo at pag-eliminate ng coronavirus disease na ito, Panginoong Diyos. Palakasin mo ang aming loob, ang aming pananampalataya, patatagin, at kami po ay patuloy na manangan sa inyo. Magsisi sa aming mga kasalanan, manalangin lagi, magpakumbaba sa inyo, at sumunod sa inyong kalooban at maging sa inyo at maging tapat kami sa inyo, Panginoong Diyos. Panginoon, we declare also healing and recovery and health and wellness to all who are at the means of sickness, illness, disabilities, and even those who are experiencing difficulties, anxieties, problems, stresses and sufferings. May you be with them, O God, in solidarity with their plight and current situation, providing them the strength, the hope,
and the assurance of your presence, of your grace, and of your love and sustaining power for safety and protection and salvation. As we continue, O Lord, to give emphasis of this Lenten season up to April 9 before we celebrate the Easter celebration, bear with us, be with us, O Lord, in our self-examination and in our spiritual reawakening. Panginoong Diyos, alam namin na hindi namin magagawa ito kung kami nakahiwalay at wala ka sa aming mga buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang ride-on ministry sa lahat ng episodes. At gayon din ang lahat ng mga online live streaming ng mga churches, Panginoong Diyos. Maging instrumento ang mga ito para ma-deliver, Panginoong Diyos, ang mensahe ng pag-asa, ang mensahe ng kaligtasan, at ang mensahe ng pakikipagtipan sa inyo. At gayon din, Panginoon, ang mga online live streaming ng media at ng mga kinakukulan sa gobyerno upang maiparating ang anumang impormasyon o updates para na rin sa amin kaligtasan, para na rin sa precautionary measures na kailangan naming lahat, kailangan ng bayan, kailangan ng mundong ito sa araw-araw at sa titwina. Habang kami, O Diyos, ay nasa panahon ng krisis na ito, nasa panahon ng enhanced community quarantine, not only in Luzon, but even in the other parts of the Philippines and throughout the whole world. Sa iyo lahat ang papuri at pasalamat, sapagkat lahat ng ito ay dalangin po namin sa matamis na pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Glory to God. Hallelujah. At pinagkalooban tayo ng Panginoong Diyos ng ganitong pagkakataon. At patuloy po ninyo ni panalangin ng ride-on ministry. At itong episode na ito, maraming makapanood sana. At gayon din ay ang inyong abang lingkod ay magkakaroon din ng maikling mga episodes. Ano po? Simula bukas, episode 23.2, 23.1, Tuesday, episode 22.2, Wednesday, episode 23.3, Thursday, episode 23.4, Friday, and episode 23.5, Saturday. Ito po ay in the form of devotion. Ito po ay maikli lamang at pagbabasa ng banal na kasulatan at gayon din ng challenge at panalangin. And you can have your time for prayer and interceding with me in the mighty name of Jesus Christ. At gayon din sa episode 23.6 sa araw ng Linggo, alas 10 ng umaga, para tayo makapag-minister sa anumang churches na wala silang online live streaming. At sa sino man na makapanood, not only the Philippines but even in other parts of the globe. At gayon din ang episode 24, March 23, alas 9 ng gabi, katulad nito. At yung mga episodes na yan na maikli ay gawin po natin yan hanggat hindi natatapos itong coronavirus disease 19 na ito. With your cooperation, with your interceding, as we declare in the mighty name of Jesus Christ, the Lord Jesus Christ can indeed totally eliminate, completely killed this coronavirus disease 19 in the name of Jesus Christ. And also, we continue to pray for our
of our uniform personnels and all those who are at the position of doing their duties and responsibilities as part of the health ministry of the government, not only the Philippines but throughout the whole world. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-ride on na laging nakikibahagi, sumusubaybay at nanonood sa Ride On Ministry live streaming ng Abang Lingkod ng Diyos tuwing linggo ng tuwing Lunes ng gabi, alas 9, pero yung ating pong mga short devotion ay gagawin po natin yan ng alas 10 ng umaga para kasintulad na rin yung araw ng Linggo. At yan po ang magiging covenant natin sa ating Panginoong Diyos na kinakailangan manalangin tayo at manangan tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat din po sa patuloy ninyong pag-like, sa patuloy ninyong pag-view at pag-comment at pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry sa inyong mga kakilala, di mang kilala, at gayon din, salamat din po sa inyong mga panalangin. At ang ating paalaala lagi na don't forget to like and follow our page so that you will be notified always of any further information or updates. And you may also view my YouTube channel, Bishop Lito Tangonan. At ating pong nire-recognize ang mga top fan badges na yan po ay nakikita sa inyong mga Facebook, sa inyong mga Messenger. At purihin po natin ang Panginoon for the period of 3 months na kabilang po sa top fan badges, ang kapatid na Corazon Navarro, Leonora Dato, Corazon Dalmacio, Architect Rod Lagman, ang kapatid na Pastor Abit Villesa Endon, gayon din po ang kapatid na Ricardo Latawan, ang Pastor Mency Caspe for the period of 2 months, gayon din ang kapatid na Susan Capile, ang kapatid na Shirley Kiambao Manalansan, ang kapatid na Dang Kabati Makadenden, ang kapatid na May Cruz Lawagan, ang kapatid na Friends Nico Cabico Biray, at gayon din ang Pastor Bonifacio Gansit. And for the period of 1 month, top fan, kapatid na Beatrice Ramos Olivia Bueno, at gayon din na Maricel Agbayani Balokanag, Pastor Meros Rodriguez Tandayo, at for the period of 3 weeks, ang kapatid na June Bono, at kapatid na Ray Julius Perez, kapatid na Philip Bagisa, Jersey Misoles Obligacion. Ang ganda naman ang pilyado mo, obligasyon na pa ng Espanyol, ano? At gayon din ang kapatid na Isabelo Kabakungan, ang kapatid na Amante Vicente Rosana, Pastor Dante Bamba, at for the period of 1 week, Kisa May de Guzman, at gayon din ang Dr. Patricinio Boyet Serranilla, at gayon din po ang bagong tapan, Adis Rep Valencia. At maaaring meron pang mga ibang lalabas ng mga top fan. At maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. At ang mga kasama natin sa gabing ito, as this point in time, ang Reverend Dr. Rodel Methodist Church somewhere in Cagayan. At ang kanyang comment ay praying for you and your family, Bishop Lito, blessing. At gayon din sa iyo, bro, no, kapatid na Rodel. At panalangin ko rin na nakikita ko sa ating mga Facebook na your prayer
sapagkat you are one of the qualified candidates for the forthcoming election of bishops of the United Methodist Church, Philippine Central Conference of the United Methodist Church. At nawa ikaw ay gabayan ng Panginoon, ingatan ka sa iyong paglalakbay at iyong desire ng iyong puso ay nawa ipairugan ng ating Panginoong Diyos. Regards sa inyo lahat dyan sa the United Methodist Church at particular dyan sa inyong conference. At gayon din kasama natin si Rosanna Shioko Arcebido at ang kanyang comment ay God bless you po, God bless din po sa inyo. Pagpalain ka ng Panginoon at gayon din ng dating DSE Samuel Montero Sonio. Ang ganda ng middle name mo, DSE Pastor, no? Montero. No? Kulang na lang ay Mitsubishi, Montero Mitsubishi Sonio. Ang kanyang comment ay God bless Bishop and your ministry. God bless din po, Pastor, at gayon din ang family at ministry mo. At gayon din sa ating top fan na June Bono. Binaliktad yung kanyang pangalan, Piliedo. Ang kanyang comment ay God bless you po, God bless din. At gayon din sa isa sa ating top fan, Architect Rod Lagman. Ang kanyang comment ay thank you for the relevant message for the present situation. God bless your ministry. Amen. Praise the Lord. Glory to God. And may the Lord continue to bless you also and your family and ministry. And from Rachel Mangyaw, God bless you, Bishop. God bless din sa iyo, kapatid. At isa rin sa ating top one, number one lagi ito, ang kapatid na Corazon Navarro. Can you make your broadcast earlier, 8 or 9 a.m.? Siguro ito po yung ating devotion. Okay, well taken. At yan po ay gagawin natin simula bukas. Hanggang Linggo ay gawin nating alas 8 or alas 9 ng umaga. Praise the Lord! At napakagandang suggestion, kapatid na Corazon. At sana'y pagpalain ng Panginoon ang iyong health. Ano? At gayon din yung lagi pinaprerequest mo. Ang kapatid na rin Miho Nunan at gayon din pa yung isa. At patuloy silang pagalingin ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Nyebelin Cabico Biray, kasama din natin ngayon ang kapatid na Sunny Toma Cruz. Ito po yung pastor. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. At ang added comment ng ating kapatid na Corazon Navarro, thank you very much ho. Welcome ho. Salamat po. At kasama din natin ang kapatid Elenita Mendoza, Samuel Montero Sonio, Pilar Paje, Balilia Sagon, kapatid na Charlie Abisamis, Mirna Gamboa, De La Cruz Bundok, at gayon din ang kapatid na Corazon Navarro, Nerissa De La Peña, kapatid na Rodel Makira Akdal, Grand, Rosana Shioko Arcebido, Rochelle Cruz, Rachel Cruz Baluyot, at Jaconesian, Cora Pascual, Salvo Simon, Amelita Mercado Texon, Ricardo Latawan, Sonia Marquez, kapatid na Sonia Marquez, salamat, at yung uploaded na sinermo na watch party noong nakaraang Linggo na pinapanood ninyo as a family yung ating pong episode 22.1. At gayon din ang kapatid na Rowena Santiago, Pastor Teddy Carlit, at gayon din ang Architect Rod Lagman, Pastor Bong Quito, at gayon din ang kapatid na June Bono, at gayon din ang kapatid na Lily o Lilia Boromio, ang kapatid na Tin Cumming, Rosel Mangyaw, Lona Evangelista, Mamerto Daleposa, Pastor to, at kapatid na Pastor Joshua Bawan, at gayon din ang
Pastor Alan Asuncion, yung mga iba dito hindi ko nakilala, pero yung mga iba ay nandun sa ibang sulok ng daigdig, no? Sa ibang bansa at sa ibang parte ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya maraming salamat po sa inyong solidarity with this ministry. At patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At sa lahat pa ng manunood sa episode na ito, ay patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mga kapatid at mga kababayan at mga ka-ride on, muli shout out to the Lord Jesus Christ, shout out to all of you. At ang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat. Mga ka-ride on, at tayo po ay magkita-kita muli sa susunod na mga episode katulad bukas. Hanggang Linggo ay gagawin po natin alas 9 ng umaga, ano po? Simula bukas hanggang Linggo. Pero yung Linggo, mas matagal yun dahil yun po ay pananambahan. At mula bukas hanggang Sabado, yun po ay maikli lamang na devotion, pagbabasa ng Biblia at gayon din ng panalangin. And you can also intercede with me in prayer. At gayon din po, yung Sunday ay gagawin po natin alas 10. Pero kung alas 10 po ng umaga, dahil meron din mga nagla-live ng mas maaga, at pwede magkaroon ng pagkakataon na sila po ay ating mapanood. Kaya maraming salamat po sa inyo, walang sawang pagkasalamat, at patuloy po kayong gabayan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga buhay, at gayon din pati ng inyong mga pamilya na kinabibilangan, at gayon din sa inyong komunidad, sa iglesia lokal na kung saan ay bahagi kayo, at gayon din po lahat ng mga tao sa buong mundong ito, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bawat bansa, ang pagliligtas, ang pagkakaloob ng Diyos upang tayo po ay safe lagi at maprotektahan. At patuloy po natin na i-claim every day, every moment na masog po na ng tuluyan ang coronavirus disease 19. Kaya nga po, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. And now may receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of our Lord Jesus Christ, the indwelling, the infilling of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Everybody will say, Amen. Amen. Babay po sa ating lahat. Peace be with you all. At magkaroon tayo ng mapayapa na pagtulog sa buong gabing ito. At gisingin tayo ng Panginoon sa ginumagahan.